seasons of love. Sumusubay bay sa programang Salitang Law, ang pagninilay sa salita ng Diyos na nagbibigay ng law sa ating buhay. Isang mapagpalang araw po sa inyong lahat. Sa araw pong ito, ika-anim ng Pebrero, ay inugunita po natin ang mga martir na sina Pedro Bautista, Bolnik at Makasamahan. At ang ating pong pagninilay sa araw pong ito ay hango po sa Ebanghelyo ni San Marcos, Kabanata 6, mga talata 1 hanggang 6. Ang babasa po natin sa Ebanghelyo po ito ng ating Panginoong Hesukristo po ay umuwi sa sariling bayan. Umuwi sa sariling bayan sa Nazaret. At mababasa rin po natin sa Ebanghelyo yung mga reaksyon ng mga tao sa Nazaret kay Jesus. Mababasa na po natin sa Ebanghelyo na maraming tao nakarinig sa Kanya, sa kanilang pagkamanghay, nagtanong sila. Saan niya natutunan ang lahat ng iyan? Anong karunungan itong ipinagkaloob sa kanya? Paano siya nakagagawa ng mga himala? Hindi ba ito mga anak-anak ng karpintero ni Maria, kapatid ni Santiago, Jose, Judas at Simon? Nagarito rin ang kanyang mga kapatid na babae. Mga kapatid, itong mga reaksyon ng mga tao kay Jesus sa Nazaret. At ang pangatlo, mababasa rin po natin sa Ebanghelyo ang reaksyon ni Jesus sa ipinakitang ugali ng mga taga-Nazaret sa Kanya. Mga kapatid, sa pagbasa po natin ngayon, una, tinuturo po sa atin ang kahalagahan ng pagtanggap. Si Jesus po ay umuwi sa kanyang sariling bayan upang ibahagi, ipadama rin po sa kanila ang biyayang hatid niya na nagmumula sa ating Amang kasalanan. Siya po ay nagturo, papagaling ng mga may sakit. Pero ito po ay tinanong ang kanyang mga kababayan, ang lahat ng mga ginagawa niya. Kaya nga sinasabi sa Ebanghelyo na rin natin na sabi ni Jesus, isang propeta ay ginagalang ng lahat maliban ang kanyang kababayan, mga kamag-anak at ang kanyang pamilya. Si Jesus ay umuwi sa kanyang bayan, ngunit hindi po siya tinanggap ng kanyang mga kababayan. Hindi po siya tinanggap at hindi rin po sila nagtiwala sa ating Panginoong Jesus. Maaaring sabihin po natin na tinatanggap natin ang isang tao sa buhay natin, ngunit wala tayong tiwala sa kanya. Pero ngayon, pinaparating sa atin ang Panginoon, sa pagtanggap natin sa kanya, hindi lamang tanggapin natin siya, kundi dapat magtiwala tayo sa kanya. Kaya kung hindi naranasan ng mga tao sa Nazaret ang kabutihan, ang mga pagpapala ng Diyos dahil hindi nila tinanggap at hindi rin sila naniwala kay Jesus. Kaya nga po si Jesus ay lumipat sa ibang bayan kung saan pinadama niya roon at pinakita ang biyaya na dala niya, pinagkaloob sa kanya ng Diyos. Kaya pagtanggap, pagtitiwala at ang pagbubuhos ng biyaya. Kaya mga kapatid, dahil sa kawalan ng paniniwala, hindi nila natanggap ang biyaya ng hatid ni Kristo. Kaya nga where there is no acceptance or faith, people can do nothing. Alam naman natin may magagawa si Jesus. May kayang gawin si Jesus. Ngunit, hindi ito ginawa ni Jesus sa kanila dahil hindi po nila tinanggap, hindi po nila po sila naniwala kay Jesus. Hindi po umubos ang biyaya sa kanila. Kaya sa araw po ito, tayo rin po ay nahamon ng ating pagninilay. Matutunan nawa natin tanggapin ng tunay si Jesus sa buhay natin.
sa pagtanggap natin sa Kanya, magtiwala tayo sa Kanya. Sapagkat mararanasan natin ang pag-ubos ng biyaya na dala ni Kristo sa bawat taong tinatanggap siya, nagtitiwala sa Kanya.